2 Peter chapter number 1 and verse number 16. 2 Peter chapter 1 and verse number 16. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His Majesty. Kung Tagalogin natin ang Bible, sabi ni Pedro, sapagkat hindi kami sumunod sa mga alamat ng katangisip nung ipinaalam namin sa inyo ang tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng Panginoong Hesukristo, kundi nasaksihan namin ang Kanyang kadakilahan. And so, ang paksa ni Peter dito sa 2 Peter ay ang pagsupo, paglaban sa tinatawag natin na apostasy. At ang ibig sabihin sa Tagalog ng apostasy ay yung hindi ka na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, na natuklasan mo ang Panginoon, pero hindi mo siya talaga tinanggap, hindi ka talaga pumasok sa Kanya, at imbis na magpatuloy ka sa Panginoon, ikaw ay tumalikod o tumiwalag sa pananampalataya at ngayon, hindi ka na lumalakad na kasama ng Diyos, hindi ka nag-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Malamang ang apostate sa Biblia ay hindi ligtas, pero sa praktikal na pagiging Kristiyano, kung ikaw ay tunay na ligtas at hindi ka lumalakad na kasama ng Diyos o nagwawagi sa iyong buhay ang kasalanan, para kang alipin ng kasalanan, hindi ka talaga alipin ng kasalanan. Pero dahil hindi mo linalaban ang kasalanan sa iyong buhay, para ka na lang naging alipin ng kasalanan, wala kang tagumpay sa iyong buhay, hindi masagana at masigla ang pananampalataya mo, para ka na rin naging apostate. Now, hindi ka talaga pwedeng ma-apostate kung ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung hindi ka surrender sa Panginoon, ang ligaya ng buhay mo ay matutunaw. Mawawala rin yan. Malalanta ka sa tukso ng demonyo, sa tukso ng mundong ito, at sa laman, sa pita o kagustuhan ng laman, laban sa Espiritu ng Diyos. And so, nagbigay ng warning si Peter sa chapter 1, kung paano pwedeng sugpuin ang apostasy sa buhay ng Kristiyano, at hindi lang buhay ng basta-basta sinong Kristiyano. Tandaan natin, ang liham ng 1 and 2 Peter ay sinulat sa mga Kristiyano na naibaptize at nasali sa iglesia o sa simbahan. Ito ay para sa mga church members. Okay? At layunin ng Diyos ng lahat ng Kristiyano, lahat ng ligtas ay mabaptize at maisali sa church. Para sila ay maging blessing sa church at mag-serve sa Panginoon at gamitin ang kanilang talents and gift at yung kanilang skills and abilities for the glory of God. Now, ang warning dito, sabi ni Peter, naalala natin yung mga nakaraang message, lahat ng para sa pagiging maka-Diyos, ibinigay na sa atin ng Panginoon. At sinasabi ko noon, sasabi ko ngayon, hindi ko kasama dyan yung computer, yung internet, hindi kasama dyan yung wifi, hindi kasama dyan yung technology, pero pwede kang maging maka-Diyos kahit nawala yung mga yan. And oftentimes, yung mga yan, distraction lang sa buhay Kristiyano, na dapat talaga limitado para hindi tayo mabuhay para sa technology. Pero gamitin ang technology para sa Panginoon. Now, lahat na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay maging maka-Diyos, pagkatapos inutusan tayo na bukod sa pananampalataya, dapat dinadagdagan ho natin ang pananampalataya natin. At kung gusto mo na lumakad sa katotohanan ng Panginoon, huwag kang maging kontento na meron kang pananampalataya, pero hindi mo ginagamit yung pananampalataya. Kailangan, yes, meron kang pananampalataya, pero gamitin mo yung pananampalataya. Alright? Kumbaga, para tayong nag-exercise at nag-bodybuild at nagkaroon tayo ng muscles, pero hindi naman natin ginagamit yung muscles natin. So, anong kwenta ng bodybuilder
pero hindi marunong maglaba, hindi marunong mag-vacuum, hindi marunong maglinis, walang kwenta yung muscles niya. Pakitang tao lang. At siguradong may drugs yun. Anyway, so God gave us faith and we need to use that faith. We need to use faith. And God tells us to add to this 7 things that we should be adding to our faith. What are those things? Virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity. Now, hindi ho optional kung dadagdagan natin yung pananampalataya natin. No, kung gusto mong magpatuloy sa Panginoon, dagdagan mo ang iyong pananampalataya ng mga ito. Para masigurado ka na hindi ka titiwalag sa pananampalataya, para hindi ka dumating sa punto na bulag at nakalimutan mo na tinubos ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And ngayon, titingnan natin ang iba pang mga motivation para iwasan ang apostasy. Ano, binigyan pa tayo ng 2 pang motivation dito sa bago natin matapos yung chapter 1. At yung motivation number 1 ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At ang motivation number 2 ay ang salita ng Diyos. So, if you believe that Jesus is coming back, you will live in light of His second coming. If you believe in the Word of God and the testimony of the Word of God, well, then you'll spend time in the Word of God and you will learn something from the Word and you're going to incorporate the truths of the Word of God in your life, you see. And so Peter ends this chapter describing the cure for apostasy, how to avoid that in your life. You don't want to be a casualty of the faith. We've seen enough casualties in the faith in our friends or family perhaps. Or maybe an entire church that used to be strong, used to be singing the hymns and loving souls, and now they've changed everything. They got a lot of programs, but there's not a lot of love for the Lord and love for the Word. Maybe they have new music, contemporary dance groups, worship teams, and all that. But none of that testifies to the to the glory of God according to the Word of God. They minimize preaching. They'd rather have plays. Look over in verse 16. For we have not followed cunningly devised fables. We're not interested in cunningly devised fables. We are interested in the preaching and teaching of the Word of God. No, sa mga apostates na lang yung cunningly devised fables. Ano yon? Yan yung mga kwento-kwento, gawa-gawa, kung ano-ano na lang. Imbis na preaching of the Word of God, ang gusto ng tao, theater, plays, script memorizing, entertainment. But that's not the thing that Peter gave to the churches. Apostates like fables. Apostates like all the junk. Give us the preaching of the Word of God. Give us the Word from on high. Let us see Jesus Christ. That's what we are about. We're not interested in production, lighting. Really? Not interested. That's for apostates. Now, in verse 16, we see that Peter is an eyewitness. He is an eyewitness. Anong ibig sabihin ng eyewitness? Nakita niya sa kanyang sariling mata ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. At nung inintroduce niya, nung habang nag-church plant siya, yan ang message na ipinadala niya sa mga Kristiyano. Kayong mga Kristiyano, mabuhay kayo para sa Panginoon kasi babalik ho siya. At makikita rin natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo balang araw. Look at verse number 16. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming
of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Saan nangyari na nakita ni Peter ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo? Well, makikita natin ito sa aklat ni Matthew chapter 17, sa Mark chapter 9, at saka sa Luke chapter 9. Yan yung tinatawag natin na Matthew, Mark, and Luke, na tinatawag nating synoptic. Synoptic. Ang ibig sabihin ng synoptic, pag sinabing optic, nakikita. Pag sinabing syn, S-Y-N, synthesis, pinagsasama-sama ang nakita nila para makita mo yung kabuuan. And so Matthew wrote a little bit about Jesus Christ as the King of the Jews. Mark wrote about Jesus Christ according to the testimony of Peter, because Mark wasn't around, but he relied on the eyewitness account of Peter, and he wrote the Gospel of Mark, noticing that Jesus Christ is the perfect servant of the Lord. And that's why he's healing and preaching and teaching. And the book of Mark is short and action-packed, loaded with action. The key word is, and straightway, anon, immediately, quick, 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 quick. And so you see Mark, short book, 16 chapters, if you believe in the King James Bible. And the new translations, they don't even have the last 12 verses. They got rid of that one. How convenient. And so, anyway, but Mark writes about Jesus, the perfect servant of the Lord. And then Luke, you know, Luke is in, he's a doctor, medical doctor. That's why when Jesus was 12, the pediatrician in Luke said, Jesus was 12, you know. He's the only one who wrote about Jesus when he was 12. And then, of course, all the medical terms and all that found in the book of Luke, Luke presents Jesus as the perfect man. The perfect man. And so you have a synopsis, a synoptic. Pag pinagsama mo yung Matthew, Mark, and Luke, makikita mo yung kabuuan na picture ng Panginoong Jesus, yung buhay niya, biographical sila. And so, pag binasa mo yung Matthew, Mark, and Luke, pati rin ng John, sa isip ng bagong mananampalataya, bakit pa ulit-ulit ito? Kasi hindi nila alam, si Matthew pala, reporter siya, eto yung coverage niya. Si Mark, eto yung coverage niya. Si Luke, eto pala. And so, dapat ipagsama-sama yan. Now, si Peter ay kasama ni James at saka ni John nung umakyat sila sa mount, sa mountain, at doon pinakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaluwalhatian dahil sinabi niya sa mga apostol, meron ilan sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi makita ang aking kaluwalhatian. So, pinakita ni Jesus Christ ang kanyang kadiyosan, bahagi ng kanyang kadiyosan, at sa sobrang liwanag ng kanyang kadiyosan ay halos na mabulag ang mga disciples. Pero na-impress sa isip ni Peter ang muling pagbabalik ni Jesus Christ. At kaya magmula noon, handa na yung mga apostles, yung mga disciples na iali ang kanilang buhay para sa Panginoon. Dahil alam nila, sa kabila ng buhay na ito ay may kaluwalhatian ang Panginoong Hesukristo na muli siyang babalik. At tayo rin na makakakita ng kanyang kaluwalhatian someday. Did you know na meron akong narinig na sa balita na mga World War II veterans, no? Kasi nga, Veterans Day, ilang araw lang dun sa USA. At yung mga World War II na soldiers, kung naalala ba ninyo, 1945, no? 1945 katapusan ng World War II, di ba? Nag-surrender ang Japan. Dahil binagsakan sila ng atomic bomb sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Yung mga sundalo sa Navy, nandun sila sa dagat, sinabihan sila na iukunin niyo yung ulo, ipikit ninyo ang inyong mata at ilagay ninyo yung kamay ninyo ng ganito, huwag ninyong tingnan ang sinag ng atomic bomb dahil mabubulag kayo. So silang lahat nakaupo doon sa barko at
nakaganyan nung binagsak ang atomic bomb at ang liwanag ng atomic bomb. Sa sobrang sinag ng atomic bomb, nakapikit na ang mata, nakatakip pa ng kamay, pero dahil sa liwanag ng atomic bomb, nakita nila ang kanilang buto. Nakita nila ang kanilang mga muscles, ang kanilang mga ugat. Nakapikit na yung mata nila. Pero sa dahil sa lakas ng X-ray, yung vision nila, nakita nila ang kanilang sariling mga insides, ang kanilang mga buto. Kanilang laman, kanilang ugat. Di naman nakatakip ha? Ganyan ka-powerful ang sinag ng atomic bomb. Pero alam mo, merong kapangyarihan na mas makapangyarihan pa sa atomic bomb. Yan ang sinag ng Panginoong Hesukristo. Nung ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian, siguradong-sigurado na naapektuhan talaga si Peter nang nakita niya ang glory ng Panginoon. And so, narinig niya ang boses ng Diyos Ama. Anong sinabi ng boses ng Diyos Ama? This is my beloved Son, hear ye Him. Narinig niya ang boses ng Panginoon, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Siya ay blessed na blessed dahil nakita niya ang mga ito. At sinasabi niya sa atin, Kristiyano, magpatuloy ka sa pananampalataya dahil darating ang Panginoong Hesukristo at makikita natin uli ang kanyang kaluwalhatian. Are you ready to see the glory of Jesus Christ? I don't know. Ready na ako? Gusto ko nang makita ang glory ng Panginoon. Gusto ko siya na ang magwagi sa mundong ito. Kasi itong mundong ito, bulok. You know, maganda naman ang mundo natin, pero mas maganda ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. At ang Kristiyano na iniingatan niya ang kanyang lakad sa Panginoon dahil parating na ang Panginoong Hesukristo ay ang masaya na Kristiyano. Ang Kristiyano na nabubuhay para sa bulok ng mundong ito, wala kang maaasahan, hindi ka lalago sa pananampalataya. Never. Never, never. Bakit? Kasi hindi yan ang layunin ng Diyos na mabuhay tayo para sa sinag ng mundong ito. No. No. May mas maganda pang sinag sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Look at verse number 17. For He received from God the Father honor and glory when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven, we heard. Narinig namin. Nakita namin ang sinag ni Kristo. Narinig namin ang boses ng Diyos Ama. At kasama namin siya doon sa mountain. Pero sasabihin ko sa inyo mga Kristiyano, look at verse 19. We have also a more sure word of prophecy. Kung sigurado ako sa nakita ko, ang salita ng Diyos ay mas sigurado patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. More sure word. So this is a more sure word of prophecy. This is a word of prophecy. Whereunto ye do well that ye take heed. Pakinggan ninyo ang salita ng propesiya na ito. Again, ang Kristiyano na nabubuhay sa liwanag ng muling pagbabalik ni Kristo ay ang masaya at matagumpay na Kristiyano. Huwag niyong kalimutan, bakit natin dapat dagdagan ang pananampalataya natin? Bakit dapat lumago tayo sa pananampalataya? Bakit hindi tayo pwedeng maging komportable na alam na natin ang mga doctrines ng Bible? Dapat patuloy tayo na magdagdag ng kaalaman natin. Why? Kasi muli siyang babalik. Hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero sigurado tayong babalik siya. And we need to take heed to a more sure word, whereunto ye do well to take heed. Do you take heed to the word of prophecy? Do you take heed to it? Pinapakinggan ba ninyo ang word of God? Amen. As unto a light, para siyang liwanag, thy word is a lamp unto my feet and a light. So yung salita ng Diyos ay light, ilaw,
that shineth in a dark place. Alam mo, kung wala tayong salita ng Diyos, nasa kadiliman tayo, no? Pasalamat tayo sa ilaw ng salita ng Diyos. Kailan? Hanggang kailan? Until the day dawn. Hanggang sa bukang liwayway. Oh, ang ganda ng Tagalog, bukang liwayway. The day dawn. Darating din ang time. Yes, madilim ngayon. Yes, nasa bulok na mundo tayo ngayon. Pero balang araw, darating din ang sinag ng glory ng Panginoon. At hindi na tayo tatalikod. Hindi na tayo babalik sa dating mundo. No? Yun ang new normal natin. Yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. Wala nang face mask noon. Kasi walang COVID doon. Amen? Amen. Until the day dawn, until the day star arise in your heart. Ano itong day star na ito? Yung day star, pwede natin sabihin araw, yung sun. Alam nyo ba yung sun natin? Medium star lang ho yan. Merong tatlong klaseng star. Small, medium, large. Meron din palang extra large, yes, meron. Mga supernova. And so on and so forth. Ad infinitum. Pero yung palang sun natin, medium star lang siya sa universe ng Panginoon. And the day star arise, ibig sabihin, yung between ay, ano ba yan? Ano yung arise? Ano yung verse ito? Verse 19. Meron akong verse 19. Hanggang sa mabanaag ng bukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Sumikat, no? Sumikat, arise. So, ang science ngayon nagsasabi, yung earth ay nagro-rotate around the sun. Pero ang testimony ng Bible, yung araw ang nag-arise at umiikot sa earth. Now, sabi ng tao, no, hindi. mas marunong ka kaysa sa Bible. Yung isa sa mga napag-aralan natin sa Genesis, yung course of the stars. Walang course ang Earth. Center ng universe, sun. Saan itataguyod ni Jesus yung millennial kingdom niya? Sa sun? Sa Earth. Sa muli siyang babalik para sa Jupiter? Sa Venus, muli siyang babalik, itataguyod niya sa Mars. No, babalik siya sa mundong ito, itataguyod niya yung kingdom niya sa Earth. Kaya Earth ang center. Huwag kayong maniwala sa evolution, nag-e-evolve lahat. Alam mo, ang science ngayon, hindi nila sinasabi yung sun ang center ng solar system. Sa science ngayon, ang center ng solar system, wala. Walang center ang solar system. Lahat ito, produkto lang ng aksidente. Yan kasi galing siya sa unggoy. Kaya yan yung isip niya, ganun. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, the day star arise. You believe the Bible? Yes. Yes. Very good. Verse 20, knowing this first, that no prophecy, ayan na naman, no prophecy of the Scripture, the Word of God, is of any private interpretation. Ano ibig sabihin ng private interpretation? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin ganito, yung Word of God. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos para sa akin ay ganito. No! Sorry! All right. When somebody says, the word of God means this to me. Well, it doesn't matter what it means to you. Because it is not of any private interpretation. So you don't interpret the word of God by you or me. We are not the
we are not the standard of interpreting the Word of God, okay? A lot of people say there's a lot of nuggets in the Word of God. Well, the nugget came from a gold mine. And that nugget has a context. And it belongs to a bigger truth than what you think it is. You may not perceive everything. Okay? So, the Word of God doesn't mean something to you personally. No, sorry, that's precious moments. That's not biblical. No, the Word of God means something that God intended it to mean. And it is up to us to understand it, study it, memorize it, meditate on it, apply it. You can apply the Word of God. But make sure you interpret the Word of God according to the Word of God. Don't interpret the Bible according to yourself. See, what happens is people replace the Word with their own thoughts. I think it means this. Well, wow. You make yourself the judge? Well, I just love this verse. And then it's not even saying what you're saying it's saying. You know? It's not of any private interpretation. Here's verse 21. For the prophecy came not in old time by the will of man. It's not even the will of man that made the Bible. Man did not produce the Bible. Hindi ho ito aklat ng tao. Hindi ito sinulat ng mababait na tao, magagalang na tao, mga reliyosong tao. No, it is not from the will of man, but holy men of God. Ay, yung mga apostol yun, yung mga propeta yun. Spake as they were moved. Kinilos sila. Nino? Ng Holy Ghost. They were moved by the Holy Ghost. So who is the author of the scriptures? The Holy Ghost. So maraming writers. We can have 40 writers, 40 or so. We say about 40 writers of the Bible. But there's one author over the 40 that gave the 40 the Word of God. Who is it? The Holy Ghost. This is the sword of the Spirit. The words that I spake unto you, Jesus said, they are spirit and they are life. This is the book of God. This is the breath. All scripture is given by breath of God, inspiration of God. This is the Spirit of God, the Word of God. It's the book of the Holy Ghost. He wrote it. So ang mga bagay na makakatulong sa atin sa pag-iwas ng apostasy, alalahanin natin ang muling pagbabalik ni Jesus Christ. Alalahanin natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At huwag nating kalimutan ang aklat ng banal na Espiritu ng Diyos. Take heed to the Word of God. It's a more sure word, lubos na mapagkakatiwalaan. It is makakabuting isaalang-alang ninyo ito to remember this. At katulad ito ng isang ilaw at para siya yung tala ng umaga, the day star. By the way, who is the day star in the Bible? Jesus Christ is the day star in the Bible. sa NIV, kung babasahin mo yung Isaiah 14, tinanggal nila yung pangalang Lucifer. Kasi yung ibig sabihin ng Lucifer, light carrier, light bearer. Tinanggal nila yung Lucifer, linagay nila day star. Oh, ikaw na hinirang na cherub ng Diyos, bumagsak ka. Ikaw na Lucifer ay bumagsak. Pero ngayon, pinalitan ng NIV, sinabi nila, ikaw na day star, ikaw na tala ng umaga ay bumagsak. See, ang tala ng umaga sa Bible, si Jesus Christ. Kaya hindi ho pwedeng ipagkatiwalaan yung NIV. Tinanggal nila yung Lucifer, pinasok nila day star. E di bumagsak si day star, sino yung si Jesus Christ yon? Di pwedeng bumagsak si Jesus, no? Kaya, you gotta be careful with the new translation. They're messed up. It's not just a small thing.
That's doctrine. That's the name of Jesus Christ, the day star. And they applied it to Lucifer. How silly. How foolish. How devilish, really. Ang Kristiyano na puspos sa mga grasya ng pananampalataya, dinadagdagan niya yung kanyang pananampalataya. Ang tunay na pakikiisa kay Kristo, yung natuklasan niya at isinasaulo niya ang muling pagbabalik ni Kristo, ang patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos at ilinalagay sa ating buhay, yan ang Kristiyano na hindi magpakailanman titiwalag sa pananampalataya. Would you bow your heads and close your eyes? Well, God gave us everything to live godly. There's nothing lacking in us. And if you've never trusted Jesus Christ as Savior, you need to trust Him and be born again and be saved. Pastor, pray for me. Paminsan, nakakalimutan ko ang muling pagbabalik ng Panginoon. And I need to be reminded. And I'm glad to be reminded. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. We need to be reminded. We need to remember. Jesus is coming back. His glory will shine someday. And it'll transform us. Amen. I wait for that glorious time. And how about the prophetic word? How about the more sure word? How about the prophecy of the Word of God, of the Scripture that's not of any private interpretation? Pastor Bill, I need to be reminded to spend time, more time in the Word of God. God bless you. God bless you. I want more time in the Word of God. Amen. Shower your soul with the water of the Word of God. Let that be your encouragement. Let that be your strength. The joy of the Lord is my strength. The Word of God is our light. Wala tayong wala tayong katakutan, wala tayong aabalahan, walang magugulo sa atin habang nasa liwanag tayo ng salita ng Diyos. And lahat na nakikita natin sa mundong ito, nakasulat na yan sa salita ng Diyos. Alam natin ang katapusan. And so, walang tayong matakot. Let's pray and ask the Lord to bless. Father, you've seen the hands, you know the hearts. We love you, Lord. We thank you for the glory of Jesus Christ. That, Lord, even though we haven't seen him, we believe. And the testimony of Peter is preserved. And we see it, Lord. We read it. And we're thankful, Lord, for your love and mercy. You gave us the word of prophecy. You gave us something more sure than even what he saw and what he heard. And Lord, I pray, Father, that we would take heed to this word and allow the word of God to flourish in us, Lord. Let the word of God dwell in us, Lord. I pray. We ask that you would help us, Lord, in this vital area to remember to add virtue and to remember to add all these things. Remember the coming. Remember the word. We ask your help now in this area, these things. Strengthen us, I pray, in Jesus' name. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.